Now, back here in the newsroom, as we reported earlier, nearly two dozen areas remain flooded in the province of Bulacan. That's two dozen areas displacing thousands of residents there. We'll now be speaking with Bulacan Vice Governor Alex Castro. Vice Governor Castro, good afternoon. Thank you for joining us today and welcome to the program. Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. Ano po ang sitwasyon dyan sa Bulacan as we speak, Vice Gov? Ngayon po ay meron pa po tayong 18 municipalities and 4 cities na lubog pa rin po sa mahaba ni 174 barangays pa po ito sa Olover, Bulacan ang flooded pa rin po hanggang sa kasalukuyan. 174 barangays, how many people are affected by the flooding in Bulacan? Vice Gov? Sorry, your line was coming in choppy for a bit. Can you repeat that for us, please? How many people are affected by the flooding in Bulacan? 5,601 families and 21,585 individuals po ang nasa evacuation centers po natin. Pero meron pa rin pong nasa bahay at hindi lumikas, yes. Tama ho ba? Yes. Opo. Marami pa rin po yung mga hindi lumikas at hindi po iniwan yung kanilang mga bahay. Lalo na po ngayon po medyo maganda po yung weather, hindi na po masyadong maulan. Kaya yung iba po hindi na nag-stay na lang po sa mga bahay nila. Vice Governor, is this the worst flooding you've seen in Bulacan or hit Bulacan? Hindi naman po ito yung worst dahil I still remember yung kondoy at yung iba pa pong mga malalakas. Pero ngayon po, medyo nagtataka lang po ako dahil may mga bayan na hindi usually binabaha or dating binabaha pero hindi naman ganito kataas. No, kaya ho, like sa Giginto and Balagtas na ngayon and Bukawe na, and Plaridel, even Plaridel po. Dati kilid lang ng ilog yung binabaha pero ngayon ay may mga residential area po na binaha po talaga. So, isa po ito sa talagang naapektuhan yung buong Bulacan. Kailan niyo ho napansin na yung baha po ay pumupunta na po or nangyayari na po dito sa mga area na binanggit po ninyo? Ngayon lang ho ba? Nung kasagsagan po ng ulan ng 27, nakita po namin na talagang along MacArthur Highway hindi na po passable dahil biglang taas po yung tubig sa along MacArthur Highway. Umabot po hanggang sa merong mga umabot po hanggang Bewang, meron po sa mga looban sa mga barangay inabot naman hanggang dibdib sa iba't ibang parte po dito sa lalawigan po ng Bulacan. So nagulat po kami doon sa biglang pagtaas po ng tubig. And as you said, these were areas not previously affected by floods. To what would you attribute this the flooding happening in these areas, Vice Governor? I think one factor din po yung paglabas po ng tubig ng dam, and then po siguro yung mga daanan ng tubig ay naging residential area na, and then yung mga drainage po ay maaring barado po ng basura o ng ibang mga or meron po mga kalsadang ginagawa na baka yung mga debris ay na bumara dun sa daluyan ng tubig. And then meron din pong report na may nasirang creek na kung saan ito po ay patubig, papunta sa patubig, and then nasira po yung creek na yun. Kaya yung dapat na tubig papunta sa patubigan at sa patubig ay napunta po dun sa mga kalsada and sa mga bayan. Mm-hmm. Dun sa may bandang MacArthur Highway, may bago ho bang development na ginagawa? Meron po mga upgrading po ang DPWH ng mga kalsada, din po yung mga current po na mga paggawain dyan na maaring isa din po yung sa nakaka-apekto po dahil baka meron hindi pa po kasi mga tapos. Mm-hmm. Yung mga commercial development, marami ho ba? Meron po kasi mga bagong mga tayong mga subdivision. And then po yung mga commercial places po dito sa Bulacan dahil po rin sa development din po ay alis karamihan po ngayon talaga sa Bulacan po papunta. Mm-hmm. Maaring isa din po yun.
From my point of view lang naman po yun. Opo. Hindi ko na baka isa sa mga nagiging, yung mga daluyan ng tubig before ay na naka-apekto. Yeah, and then meron din daw report na yung ginagawang railway ay merong tinamaan yung tatakpan yung drainage, kaya po medyo dun po nagkakaroon ng stock ng tubig. So kailangan po talaga magkaroon ng assessment. Yes, I was going to ask you that because even if it's just from your perspective, your opinion, do you think that not just assessment but an investigation should be conducted? Yes, and being the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan, and sikapin ko po na makapagpagkaroon ng hearing about po sa assessment patungkol po dito sa nangyaring pagbaha sa Bulacan, para po ma-assess namin kung saan ang galing, bakit biglang tumaas ang tubig, at para magawan po kung ano po ba yung mga dapat solusyon na gawin sa in the future po. Opo, you're talking about the future, Vice Governor, kasi kayo na rin po nagsabi, diyan na po papunta yung development. Pero kung ganito ang makikita naman at mararanasan, sa kapalit ng development na ito, ay baliwala din yung development na mangyayari po sa inyong lalawigan. Yes, so kailangan po talaga balance lang. Balance po na may development but hindi po nasasacrifice yung environment. And then po magkaroon ng maayos na planning para po hindi po naapektuhan yung ating mga kababayan katulad ng ganitong klaseng mga sitwasyon na biglang lakas ng ulan, tuloy-tuloy, nagkaroon po ng malaking pagbaha sa buong lalawigan. As you mentioned a while ago, and as a resident meteorologist also said, and if you look outside, the sun is shining but not for long. Ang forecast po the whole week ay magiging maulan pa rin po. How do you think this is going to affect your clearing operations, and what's the game plan moving forward this week, Vice Governor? Ngayon po, katatapos lang ng aming session at ang aming special session about sa para po i-declare ang lalawigan ng Bulacan, ang province of Bulacan under state of calamity, para po makagalaw po ang bawat LGUs at makatulong po tayo kasi marami rin po talagang affected na mga hindi lang po yung mga bahayan, pati po yung agriculture po natin apektado eh. Mm-hmm. Almost 93 million po ang naapektuhan sa agrikultura ng para sa buong lalawigan. At marami din po ang mga flooded na mga bahay pa rin hanggang sa ngayon. Mm-hmm. At ito pa nga, paparating pa po si Bagyong Falcon. Kailangan po may makapaghanda ang bawat LGUs po at mm-hmm. ang buong probinsya. Pakibanggit lang po ulit yung numero, how much in terms of damage to agriculture po ba? Magkano po yung sinabi ninyo? As of now po, to be exact, ang dating pong data sa atin ay 93 million ang ating pong ang damages po sa ating agriculture and fisheries. Sa livestock po ay 7,677,000 ang apektuhan naman po sa livestock natin. And the number of affected po na farmers and fishermen po ay umabot po ng higit 4,000 individuals. 4,000 individuals in terms of the farmers and fishermen affected by the storm. Pero sabi niyo nga po, padating pa rin po si Falcon, ano? So, inaasahan niyo ba na itong numerong ito ay tataas pa? Or more or less, wala nang may iwang sasalantahin pa si Falcon? We hope and we pray na wag na po saan tumaas, no? Dahil sa situation po ngayon ng province, ay marami po talagang affected. So kaya ho, ang provincial government ay sa paunguna ni Governor Daniel ay humiling ng special session sa Sangguniang Panlalawigan para po makapag-declare na po ng state of calamity, para po makapagbigay po tayo ng pagarang mga tulong sa bawat apektado ng atin pong ito pong bagyong Egay, Habagat. Sana po ay wag na sa wala na po masyado dito sa Bagyong Falcon. At kasabay niyo po kape sa pananalangin na wala na masyadong maidulot pa na pinsala itong si Falcon. But when you look at the footage that our news crew have sent here to HQ, talagang marami pa po ang lubog sa baha. Are you able to assess the damage to infrastructure despite the situation?
So, ipakolekta pa rin po namin yung data ng mga bawat LGUs sa mga damages po nila. Pero talagang sa ngayon, baha pa din po yung ipapapassable yung ibang mga roads, especially the MacArthur Highway. Kaya ho, nag-declare na po si Governor na walang pasok po today yung private and public government and private companies po. Ay wala mo nang pasok kaya para makapag-raise po ng kanilang mga bahay kasi lahat talaga halos may pinahal. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na bisitahin yung Bulacan Airport at naapektuhan din ho ba ng pagbaha itong construction? Ako po hindi ko pa po talaga siya personal na nakikita na yung buong yung airport po. Pero hopefully naman at sa titingnan din po natin yung angulo ano meron kasi mga nagsasabi na lalo na sa Bulacan at sa malapit po sa airport ay yung construction ay baka po maka-apekto sa pagtaas pa ng baha doon sa mga malapit na mga bahay. I'm sorry, can you repeat that for us please? May nagsasabi na yung construction mismo ng airport ang naka-apekto sa pagtaas ng... Pakiulit lang po. Hindi naman. Hindi naman po directly na yun po yung naka-apekto. Baka po maka-apekto. Kaya po kailangan tingnan din po yung sitwasyon po doon sa may airport, sa may Bulacan-Bulacan. Okay. So ngayon po nagdeklara na po ng state of calamity diyan po sa Bulacan. Pero magkano pa po ang nasa pondo ng Bulacan para po calamity fund po para matulungan po ang mga nasalantang kababayan natin. Sa ngayon naman po ay wala pa naman po kasing dumating nitong taon na to. So ito pa lang po. So may pondo naman daw po sa Bicol. And do you have any idea as to how much you'll be spending? Wala pa po. All right. Okay. We're going to have to leave it at that. We'd like to thank you for joining us. Despite your busy schedule, alam namin na mag-iikot pa rin po kayo. Pero maraming salamat po sa pagtanggap po ng tawag namin. Bulacan Vice Governor Alex Castro there joining us on the line. And we're going to take a quick break.